iba sa akin? Ano sa palagay mo, Lucinda? Oo naman, napakaganda. Maganda ang kulay na yan sa'yo. Oo nga, ito ang paborito kong kulay. Magkano mo ba ibibenta to sa akin? Gawa sa seda kasi. Para sa'yo, ibibigay ko ng 2,000 na lang. Oh, Lucinda, ano akala mo sa akin, turista? Kung bibigyan kita ng 2,000, malaki nang kikitain mo at may sukli pa ako. Iha, maniwala ka sa akin. Wala na akong kikitain doon, Echi. Kung ako babawasan ng presyo, hindi ko na lang kukunin. Alam ko presyohan yan. Sige, ganitin na lang. 1,000 na lang. Malaki na ang natipid mo dyan. 500 na lang. Huwag mo nang dagdagan yun. Heto, tingnan mo yung tela. Ayan o, gawa sa seda yan. Galing pa sa China. Alam ko ang lahat ng tela at hindi galing sa China yan. Magaspang pa nga o. Salamat na lang. Sandali lang. Sige na. Magaspang na ako, magaspang. Pero galing ito sa China. Tingnan mo nga. Parang seda naman talaga. Ay, tumigil ka na. Puro kakalokohan. Alam mo kung tinanggap mo kanina yung 500 ko, kinuha ko na to sa'yo. Tingnan mo naman. Ayan, kailangan ko pang ipatahito dahil malapad ang bewang sa akin. Sige na, kunin mo na to. Hindi pwedeng ganito ang gagawin ko araw-araw. Ako, talaga naman. Huwag mo na lang sasabihin sa iba. Ibalat mo na yan at huwag ka na magreklamo. Ah, sige, heto nang bayad. Naku, sinira mo na agad ang araw ko. Ang sabi kasi nila, malas daw magbenta ng damit na ganyan ng kulay sa mabawang presyo. Hindi yan, huwag mo sabihin yan. Alam mo, lagi ako may dalang swerte. Bakit hindi mo gamitin sa iyong sarili? Tumingin ka na lang sa salamin. Makikita mong kailangan mo ng maraming swerte. Jorge Luis! Saan ka nang galing? Kanina pa kita hinahanap. Nandito lang. Lagi na kayo magkasama ni Mystica. Sinasama ko siya sa bahay pag wala siyang dalang motor. Kung minsan lumalabas kami para kumain. Kayo na ba ulit? Wala sa akin, alam mo yun. Pero kahit paano, interesado ka sa kanya. Huwag mo sabihin hindi. Posible din. Alam mo, napakaganda ni Mystica. Oo, tama ka naman. Sapat na para maingit sa akin ng buong eskwela. Napakaganda niyang babae at kilalang kilala. Oo, gusto niya ang ganun. Mukhang pumapasok lang siya dito sa university para makita ka. Maaring tama ka. Ikaw naman, hinahayaan mo na lang siya, ganun ba? Sana lang, maka-interest din ako kay Mystica. Sa tingin ko, hindi ka naman mahihirapan doon. Nagkakamali ka, Ricardo. Hindi mo pa rin makalimutan ang pagkamatay ni Diana. Hindi ko maiwasang isipin yun. Hindi ko yun malilimutan. Tuso talaga ang attorney Portales na yun. Wala na siyang pinaniniwalaan. Isipin mo na lang, gusto pa niya akong pumirma sa isang dokumento na pumapayag ako na magbihis na maayos ang gusgusing babae niyan para magmukhang disente. Kahit tuwing pupunta lang siya rito. Yun kasi ang sinabi ni Santiago sa habilin niya na wala siyang babaguhin sa pananamit niya. Kaya nga yun na... Iniisip ng baliw na abogado na yon na kung babaguhin ko ang pananamit ng gusgusing babae na yon, mababaliwala ang testamento. Hindi ba totoo naman yun? Hindi, hindi. Maiba akong plano. Mas praktikal na plano ito. Malalaman mo rin yon sa tamang panahon. Pinipilit mo pa rin ang tungkol sa kasal na yun, Mama. Hindi ako makapaniwala sa inyo. Sinabi ko naman sa inyo na gagawin ko ang lahat para mabawi ko lang kung ano ang sakin. Isang kasal na susundan agad ng diborsyo. Mas mabuti na yun kesa may mamatay pa. Pero kilala mo naman si Aurelio. Kapatid mo, kailangan niya maintindihan na hindi ko kakayanin ng nag-iisa ang mga terribleng problemang ito. Kailangan niya akong tulungan. Para sa kapakanan ng lahat ito. Hindi ko rin naman matatanggap na habang buhay ko makakasama yon. Hindi ako papayag na tatanggap ako ng mga bisita dito habang nakikita nila ang gusgusing babae niyon. Ano mang oras na gustuhin niya? Alam na alam ni Santiago kung ano ang ginagawa niya nang ipinasulat niya ang pambihirang testamento na yon. Mabuti na lang at may solusyon sa lahat ng bagay. Ipakakasal ko sila at paghihiwalayin. Bakit nga hindi? Sa ganung paraan ko sisirain ang mga plano ni Santiago. Yun lang ang tanging paraan para mahawakan natin ang ignorante at gusgusin at pobreng babae. Dapat mawala si Attorney Portales. Kailangang sumunod sa akin si Jorge Luis. Pakasalan niya si Maria Mercedes. Maria Mercedes, pa servirle a usted de mi familia.